Hello guys. Meron kasing binigay yung customer ko na board. Board ng amplifier. Galing to, ito guys sa junk shop. Nakita niya, inahagis-hagis nila doon. Din kinuha, binigay sa akin. Siyempre guys, nagpasalamat naman ako ng konti. Ito nga guys, napansin ko dito sa board. Nga, may nakasulat sa guys na EB6602R Plus. Hindi pa kasi ako nakagawa ng ganong model ng consort, 602. Din napansin ko dito sa kanyang kapitan na speaker, yun nga, dalawa lang siya. Pero yung kanyang board, yung itsura ng kanyang board, parang gaya ng concert na 502B na original. Yan, dalawa rin yung kanyang relay. Parang kaparehas guys. Yun lang nga, ang kaibahan lang, mukhang dalawa lang ang kabitan nito. Samantala doon sa original na 502B, apat. Kung 502B concert, 36-36 yung kanyang supply. Dito guys, 602R R Plus, yan. Hindi ko sure kung ilan ang supply nito. Maaaring kagaya ito ng 502B dahil yung kanyang design ay halos kaparehas. Kagaya rin ito guys na sa Sakura na 5024, 36-36 yung kanyang supply. Ikumpara natin ito guys sa board ng 502A. Titingnan natin kung anong kaibahan nila dito sa board ng 602. Yeah, putol-putol yung kanyang wire. Nag-crack na rin yung kanyang board. Ayusin natin to. Baka sakali mapakinabangan natin to ng gusto. Dahil mukhang bago pa yung kanyang board. Ikumpara natin tong board ng 502A. Yan. Ikumpara natin dito sa yung board ng EB602 R Plus. Titingnan natin kung ano yung kaibahan nila. Nag-search ako ng konti guys tungkol dito sa board na ito. Yung nga EB602R Plus. Ano pala yun guys, 37037 yung kanya supply. Samantala dito alam na alam ng lahat ng mga teknisan nito. 33.5 at titignan natin guys yung kanilang amplifier, yung kanilang min amp, yung kanilang kapasitor, yung kanilang OPT. Yan, titignan natin guys kung bakit dito 33.5 lang, dito 37. Ikumpara natin guys yung kanilang mga pesa o may binago ba yung concert o wala. Ito yung OPT niya ng 502A. Yan. Yung kanyang driver. Kitang-kita. Dito sa kabila guys, medyo malabo siya. Pero parehas lang sila guys, parehas lang ng number. Yan, dito sa baba medyo malinaw ng konti. Parehas na parehas guys yung kanilang driver. Yan, parehas na parehas yung resistor. Yan, mukhang parehas na parehas yung kanilang amplifier. Mukhang wala namang binago. Maliban lang siguro dito guys. Yan,
itong 104 na ito. Then ito. Dito guys, wala. Dito wala siya. Yun nga guys, mayroon ito dito. Samantala dito sa 5-2 wala. Pero yung kanilang bias guys, yan. Transistor alos parehas. At tingnan natin guys yung ilang mga bias na ano, na resistor, yan. 2.7 and 1.2. Dito sa kabila. Yan, halos parehas sila guys. Walang binago sa kanyang biasing na resistor. Oh, 1.2 and 2.7. Sa kanilang mga driver, halos parehas lang. Yan, dito sa kanyang ano, mga sinner diode na yan, halos parehas. Halos walang kaibahan guys, maliban dito. Yan. Yun nga, wala dito. Yun guys, titingnan natin yung kanilang kapasitor dito. Yan. 50 volts, 10,000 microfarad. Samantala dito sa kabila, yan nga, 63 volts, 10,000 microfarad. Kasi kanilang driver ng relay, yan guys, halos parehas. Maliban dito dalawa, dito isa, kailang malaki. Yan guys, yung sa kanilang surround, center, halos parehas, yan. Yung kanilang regulator, yan, halos parehas din. Ibig sabihin guys, itong board ng 5-2A, halos parehas lang sila. Kaya mag-handle pala ito guys ng hanggang 37 volts. Hindi mo na kailangan palitan ng pisa maliban dito sa dalawang kapasitor na ito. Gagawin 63 volts. Halos parehas sila guys sa kanyang biasing. Yan, bias transistor. Dito, halos parehas, OPT parehas, driver parehas. Yun lang guys.